Iloilo Rally to. The sea of people, meron siyang parang walkway na pagano'n. Ito yung dinaanan ko papasok. At ang gustong mangyari ng Iloilo volunteers, parang Beyonce sa Super Bowl. So yung entrance si Beyonce, yun yung gusto nilang ma-achieve na naloka yung mga security ko. Ako lang yung nag-decide na kung anong gusto ng local volunteers gawin natin. Huwag na natin pakialaman kung anong gusto nila, gawin na lang natin. So bahala na kayo mag-adjust as a security arrangement. Pero parang nangyari, parting of the Red Sea. Kasi yung akala kong wala akong dadaanan, pag dumadaan ako, yung tao kusang. So hindi siya laging security nightmare. Walang tulakan, walang anything. So very memorable ito. Tapos siguro yung Iloilo Rally, yung first provincial rally na sobrang dami ng tao. Ito yung Cavite Rally na parang naging viral yung pagsakay ko ng motorsiklo. Naalala ko parang 8 o 10 yung lakad ko sa Cavite. From early morning until 5 p.m. Tapos from 5 p.m. naalala ko yung schedule ko ng rest. Tapos before the big rally. Pero anyway, ang nangyari nun, ang daming road closures. Past 5, papunta na kami sa Gentry. Ano lang to ha? Tansa to Gentry. Grabe yung traffic. Tapos sinasabi ng mga kasama ko, nakausap nila yung nasa venue. Okay lang kasi ang dami pa magsasalita. So relax na kami. Okay lang, marami pa nagsasalita. Until sinabi na si Sen Kiko na yung nagsasalita. Ang sunod kay Sen Kiko, ikaw na. Yun talaga yung una sinabi ko na maglakad na tayo. Yung mga security kontra nun, na baka security, etc. etc. So sinasabi, pwede naman nila alam na maglalakad ako, so hindi naman sila makakapaghanda. Ang nakapag-convince sa akin na hindi maglalakad, kasi baka marami magpa-picture along the way, lalo kami malate sa rally. So ako yung nakaisip actually. Ako yung nakaisip na hanap na kayo ng motorsiklo. Makikisakay na tayo sa motorsiklo kasi that's the only way. Ako nakaisip kasi lagi ko yung ginagawa. It's not like ginawa ko siya for the first time. Tapos naalala ko, yung unang dumating ng motorsiklo, pulis. Noong nakita kong pulis, sabi ko, hindi ako pwede sumakay sa motorsiklo ng pulis kasi government vehicle yan, hindi pwede. So maghanap kayo ng private, babayaran na lang natin. Hindi ko alam kung saan nila nahanap, pero nakita ko, meron ng motor. Tapos yung motor, yung security ko, yung may hawak na ng motor. Kaya ko, saan yung may-ari nito? Tapos tinuro, may lalaki near the motor. Siya daw yung may-ari ko, hindi. Kasi kung ako yung may-ari ng motor, hindi ko papagamit yung motor ko sa iba. Baka no choice siya. Sabi ko, hindi. Siya yung magdadrive, sasakay ako sa kanya. So apparently, si Sherwin yun. Si Sherwin yung hindi ko pa alam na hindi niya pala ako sinusuportahan. At very active pala siya nagkakampanya sa kabila. Kwento ka kami ni Sherwin, ang daming tao. Tapos sabi ko, saan kaya? Parang, bakit ang daming tao? Kasi close roads ka, sabi ni Sherwin, ma'am, papunta yan sa rally mo. Basta nagkwento-kwento kami hanggang nakarating kami doon. Nakalampas pa nga kami. Nakalampas kami kasi apparently, dalawa yung entrances to the rally. Nakalampas kami sa first entrance, hindi pala ako doon papasok, so bumalik pa kami. Nung una, walang nakakilala sa akin. May nakakilala lang sa akin nung tinanggal ko na yung helmet. Tapos, after nung event na yon, si Sherwin sa kasi Tin, yung asawa niya, sila na yung pinaka-masipag namin na volunteer sa rally. So, yun. Pasig rally ito. Ito ano din to? Very historic. Marami pa kaming away tungkol dito kasi ang feeling ko yung venue napili malayo sa tao. Ang gusto ko sanang venue sa may munisipyo o sa may market ng Pasig kasi sabi ko, ilapit natin sa tao. So, nung sinapin, yung pinakita sa akin yung mapa kung saan siya gaganapin, sobrang nagkontra ako. Kasi sabi ko, sobrang laki niyan, aalog-alog tayo, nakatawa-tawa tayo. Buti na lang, hindi nila ako sinunod. Kasi lumabas, hindi lang napunon yung venue,
Pero ang daming mga side streets na napuno ng kasalanan ko. At dahil hindi ako nakinig sa kanila, hindi tuloy kami nakapag-prepare. So yung mga nasa side streets, wala nang video, wala nang sound, pero hindi umalis yung tao. Birthday rally ko to. Tinitingnan natin yung parang may island siya sa gitna. Yung kung saan yung main stage, may island siya sa gitna. Tapos, may mga blind spots yung tao. So sabi ko, bakit dito tayo na hindi siya convenient sa tao kasi nakocover siya ng island? Yun yung una kong reklamo. Yung sunod kong reklamo, ang tagal talaga ng program. Sobrang inconsiderate tayo sa mga nag-attend ng rally. Kasi marami mga tao doon morning pa lang nandun ah. So I think natapos yung rally past midnight. So ano yon? Meeting ko noon yung rally organizers after sa ko hindi na pwedeng mangyari ito next time kasi nakakahiya. Ito yung meeting the advances sa Ayala. Ito ano din daw, marami din tong diskusyon. Sa ano kasi siya, 'di ba, sa labas kasi siya ng Manila Pen, yung main stage, parang ano siya, nasa crossing siya ng Ayala sa Makati Ave. Lagi akong pessimist pagdating sa crowd, so baka hindi natin mapuno kasi ang haba ng Ayala. Again, kasalanan ko ulit kasi meron ulit mga side streets na walang audio, walang video, walang... Kasi ang tigas nga ng ulo ko. Ang feeling ko, sobrang laki ng venue for people. Pero yung dumating talaga so much more than we expected.